kilalala. Yaramila Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila. Sa bawat magsasaka, karamay nyo kami. Sa pagtatanim, sa matinding init, sa pag-aani, sa pangangalaga, sa patuloy na pag-aksyon sa kabila ng mga hamon. Isang malaking pasasalamat sa mga bayani ng ating bayan. Karamay niyo kami upang siguraduhin na hindi kayo mapapabayaan. Hindi kayo nag-iisa, anuman ang ating pagdaanan. Yara Fertilizers Philippines.
Magandang hapon po ulit mga Kayara. Narito to naman po ulit kami para bigyan kayo ng magandang suporta sa larangan po ng pagsasaka. Ako nga po ulit si Marcelo Espiritu, Senior Agronomist ng Yara Fertilizer Philippines. Ngayong hapon po, meron akong mapalad na makakasama ngayon, taga Mindoro po siya. Siya po yung aking magiging co-pilot dito po sa pagdi-discuss ng Crop Nutrition Solution in Rice Production. Okay, bago ko po simulan itong ating discussion na to, gusto ko muna pong i-congratulate yung mga nanalo po doon sa ating quiz nitong nakaraan, yung ating kwan. Kasi meron po tayong ipinamigay na 5 lucky winners po na merong 300 pesos na prepaid load. Okay, ang mga mapalad po na nagwagi ay si JR Napoles, Daria Hassan, Judy Baliyak, Jessica Kabangonay, Elvia Ram. Yan pong 5 yan. Okay po, congratulations po. Okay. So, okay. Umpisahan na po natin yung discussion natin sa ating hapon na to. Ngayon po, ipapakilala ko yung aking kasama po. Ngayon po, live po, nandiyan sa Mindoro. Siya po yung aking kasama, si Mr. Amard Mansil. Amard? Hi, Sir Mark. Magandang hapon po. Magandang hapon, Amard. Kamusta dyan? Anong magandang balita dyan? Dito sir, maganda yung sitwasyon po kasi nag-uulan na dito at saka nag-uumpisahan na rin po ngayon ng mga farmers natin na mag-land prep, meron na po mga nagpupunla na. Kaya tamang-tama lang po itong ating session na ito ngayong hapon. Okay, magandang balita yan kasi yun ang worry namin eh. Itong mga nakaraang linggo masyadong mainit. Marami nagre-reklamo kasi yung mga napauna, sabi nila nagdidilig pero mukhang nalalanta yung kanilang mga pananim. Mabuti na lang sa panahong ito, nag-umpisa na yung ulan. Ayan, medyo marirelieve na yung masyadong init pero sana naman tuloy-tuloy na ito para yung mga mag-i-start ngayon, diretso na yung pagdating ng ulan para sa kanila. So ngayon, no, ibibigay ko na sa iyo yung floor. Bahala ka na mag-discuss doon sa ating Crop Nutrition Solution sa Rice Production. Okay? Okay po. So maraming salamat po ulit sa Marcelo at sa mga nakikinig po sa dito sa ating FB Live session. So magandang hapon din po sa inyong lahat. Ano po? So ako po yung magpapakilala muna po ulit. Ako po si Mr. Amard Mansil. Ako po yung sales agronomist po ni Yara Fertilizer dito na naka-assign po dito sa Mindoro. So bali ang area ko po is 2 probinsya. So Oriental at saka po Occidental Mindoro. Ano po, so hindi nyo rin po na itatanong, ang hindi pong lingkod ay may lahi din pong aliman. Dahil taga Mindoro po ako, di maalin po sa lahi ng mangyan. Joke lang po. So ngayon po hapon is ang pag-uusapan po natin is yung crop nutrition solution po pagdating sa palay. Ano po, so pero bago po yan, so meron po tayo dito na ilang tips muna po at paalala. Dahil lalong-lalo na po sa sitwasyon natin ngayon sa COVID-19 para maiwasan po natin yung magkahawahan at para ma-lessen po natin yung risk. So, unang-una po dyan is ugalayin po natin maghugas ng kamay. Ano po? So, iwasan po natin yung paghawak sa ating bibig at mukha, lalong-lalo na. So, takpan din po natin ang ilong at bibig ng tissue kapag tayo po ay babaheng o uubo. At lagi din po tayo magsuot ng face mask pag po tayo ay lalabas. Ano po? So, panatilihin din po natin malinis at malusog yung ating pangatawan. At pagka kung tayo po galing sa labas, so maligo muna po tayo bago po tayo pumasok sa loob ng ating bago tayo humalik at yumakap sa ating mga anak. Ano po? So pero magpahinga rin muna po tayo lalo't galing sa bukid bago po tayo mabilis na ligo. Ano po? So sundin din po natin yung tamang layo o social distancing. So lagi po natin itong pairalin at umiwas muna po tayo o lumayo po dun sa mga taong may sakit. Lalo po yung may mga ubo, may mga sipon. So iwas muna po tayo. Ano po? So, at wala muna po handshaking hanggat maaari. Yan. So, sa pagpapatuloy po, so alam ko po naman na halos karamihan po ng mga farmers dito sa atin is kilala na po ang Yara. Lalo na po yung logo natin ng Yara. So, alam ko po na may mga produkto na rin po tayo nagagamit.
Pero para po sa malalim din na kaunting pagpapakilala pa rin po kay Yara at pagkakilanlan, so si Yara po ay nagsimula po sa Norway noong 1905. So layunin din po ni Yara na makatulong po na mapataas ang ani at kalidad ng produkto ng bawat mga Pilipino. So hindi lamang po tungkol sa pagpataas ng ani at syempre dapat din po ay masecure din po natin yung magandang quality ng ating magiging ani, lalong-lalo po pagdating sa palay. Ano po? So yan. So alam ko po naman na marami po tayong hamon na hinaharap, lalong-lalo po yung ating mga magbubukid. At hindi po naman po matatawaran yung inyong galing at diskarte sa pagsasaka, pero syempre nandiyan pa rin po yung mga nagiging kaakibat nating mga hamon sa hinaharap. So unang-una po dyan, isa pa rin po dyan sa mga hamon na dulot ng kakulangan po ng nutrisyon. So yun pong salitang nutrisyon ay kalimitan po na papakinggan lang natin sa mga bata o sa tao o sa mga hayop. So ngayon po dapat ay alam din po natin at dapat po maibigay din po natin sa ating mga palaming, lalong-lalo na po sa ating palay, yung tamang nutrisyon at kahalagahan po nito pagdating sa ating mga palanim. So ano-ano ho ba yung mga nararanasan nating hamon? Sa palagay po natin ay nagdudulot sa kakulangan ng nutrisyon. So makikita po natin dito yung ilang mga litrato na sanhi po ng kakulangan sa nutrisyon. Unang-una po dyan, yung malambot po ang dahon, ang kay at kulang po sa pag-uugat ng ating mga palay. Lalo-lalo po kalimitan sa mga punlaan. So manipis po at manipis ang pag-uugat at madilaw ang kulay ng dahon. So hindi po nagsusuwi, nababansot at napupudpud po ang palay. So sa halip po na umarangkada yung palay natin, pag nagsalooban po na 15 araw, so lalo po sa halip na umarangkada at lumago, eh kalimitan po napapansin natin, umuurong yung ating palay o nababansot po ng diretso yung ating palay. So yan po yung mga ilang dahilan kung bakit po humihina pa rin yung ating ani. Ano po? So isa po dyan, makikita na mula mga dahon. Maberde po masyado yung dahon ng ating palay. At kalimitan ko pag sobrang, alam naman natin na kapag po sobrang berde ng dahon ng ating palay, eh mabilis po siyang atakihin ng sakit at lalo po siyang nagiging lapitin ng mga insekto. Pagdalawa po, ako tatlo, ay yun pong napapansin po natin ang haba ng uhay ng ating palay. Ang ganda pag po nagsasapawan o no, naglalabas ng uhay. Pero bakit po nahihinog? Eh sa halip po na mapuno yung butil hanggang batok, yung laman, ay marami po nagiging ipa. Ano po? So kulang, maraming walang laman na butil, at saka po manipis at maipa. So dito po sa Mindoro, ang tawag po namin yan ay tulyapis. Ano po? So ito po isang halimbawa po ng kakulangan sa nutrisyon ay yun pong nagkakaroon po ng madaming false mat. Ano po? O yung tinatawag po natin sa Tagalog na kulugo. Sabi mo nung matatanda noon, kapag po maraming kulugo yung inyong palay, eh maganda daw po ang ani. So noon po yun. Pero ngayon, kapag po madaming kulugo ang inyong palay, automatic, pag ibinenta niyo po yan, babaratin at babaratin po ang presyo ng inyong palay. Sa halip po na maganda yung presyo, eh lalo pong sa pababa ang magiging presyo ng inyong palay dahil nga po dito sa false mat. So kinakailangan ang nutrisyon paglaki po ng palay. So alam naman po natin at kalimitan po ng mga abono na gagamit natin is yung mga traditional abono na gagamit natin o yung mga nakasanayan po natin. So halos po ang karamihan laman niya ng N, P at K o nitrogen, phosphorus, potassium. So ito po yung mga microelements na pangunahing kinakailangan ng ating pananim. So balik bukod po dito, eh meron pa po tayong mga sustansyang kailangan pa pong maibigay ating mga pananim, lalong-lalo na po sa ating palay. So alamin po natin yung mga sa bawat parte ng ating palay kung ano-ano po yung mga kinakailangan ng ating halaman para po magdiretso sa paglaki at mabigay po ng magandang ani. So sa malago at makapal na ugat at mabilis po na pagsusuwi, so kinakailangan po dyan is yung maganda yung ating supply ng phosphorus, calcium, boron at saka po zinc. So para po sa matigas at matipunong puno at iwas paghapay, so kinakailangan po dyan nitrogen, potassium, calcium at saka po boron. At sa resistensya po laban sa peste at sa sakit, ano po, so kinakailangan, mapaganda rin po natin yung talagang
resistensya. Dahil pag maganda po resistensya ng katawan ng ating palay, hindi po siya basta nagiging lapit yun ng insekto at saka po ng sakit. So nandyan po, nitrogen, phosphorus, at saka po calcium. At syempre po, ito po yung mahalagang parte na kung saan po dito tayo kumikita pagdating po sa butil ng ating palay. So kinakailangan po para po sa mga, sa suporta sa paglalaman ng butil, so kinakailangan po natin ay pakapagbigay po tayo ng balansadong N, K, at K. So nitrogen, phosphorus, potassium, at mayroon din po dapat tayong may bigay na supply na magnesium at sulfur sa ating palay. So ano po yung mga yugto na palay na critical na kailangan bigyan ng pansin upang siguro ng magandang ani? So para po sa pangunahing nutrisyon, kailangan para po sa paglaki o sa vegetative stage po, ito po yung unang yugto ng ating palay. So merong tatlong gusto po tayo na makamit pagdating po sa vegetative stage. So yung batang palay po natin. So syempre dapat masecure po natin agad yung makapal na pag-uugat ng ating palay. So makapal at mahabang pag-uugat, at maiwasan din po natin yung pagkakaroon po ng zinc deficiency. So patuloy po sa paglaki ng panalim, so kailangan po natin is yung NPK at boron. Malakas na halaman sa pagsusuwi o yung mas makapal po at mabilis sa pagsusuwi, kinakailangan pa rin po natin dyan is yung NPK, magnesium at saka po sulfur. So ano naman po yung mga epekto ng kulang sa nutrisyon kung sakaling hindi po natin maibigay ng tama yung mga kinakailangang suplemento sa ating palay. So kung hindi po natin maibigay ng tama, makikita po natin itong mga sumusunod po na ito. Mapapansin po ninyo, mahina po mag-ugat yung inyong palay. Kumbaga, kung bubunutin niyo po kakaunti yung mga ugar nga, maigsi, ano po, kapag po kulang sa nutrisyon. Madalang pong magtuwi. Siyempre po, dahil kukunti na nga po yung ugat niya, at doon po sa binibigay ninyong pagkain sa kanya, hindi niya po agad basta makain, automatic, hindi po siya makakapagbigay ng magandang suwi. At mabagal pong lumaki yung ating palay. So madami po tayong inilalagay, pero bakit parang mabagal pa rin lumaki yung ating palay? Ano po? So yun, ito po yung ating mga makikitang sintomas pagka po ang palay natin yung nagkukulang sa nutrisyon. So sa pagsusuwi naman po, mga karaniwang problema natin, yang dahil po sa kakulangan ng zinc, mahina po magsuwi yung ating palay. So mapapansin po ninyo, lalong-lalo na sa panahon po ng mga 15 to 20 days, ano po, dyan na po mapapansin niyo na yung palay po natin, kakasabog niya lang ng fertilizer, pero bakit halip na siya yung marangkada, kunan, lalo po siyang umuurong. Ano po? So yan po, makitid. Makitid yung, at namumula po ang mga dahon. So yan po, kakulangan pa rin sa phosphorus. So sa pagsusuwi po, so nare-recommend po namin magamit ninyo. So 5 to 15 days po yung ating Yaramila Activo plus yun pong ating Yaravera Urea with Zinc. So 4 to 5 bags po yan per hectare at saka po nagpapagamit po kami ng crop boost po. So ito pong ating crop boost ay maganda po ito dahil mayaman po ito sa phosphorus, mayaman po sa potassium, meron din pong taglay na zinc at meron din pong magnesium. Yan po yung ating crop boost. So maganda, kagandahan po nito, mapapansin niyo po agad dito sa unang arangkadahan pa lang ng inyong palay. Ano po? So maagang bumuka at malusog ang suwi, mabilis umarangkada, at naiiwasan po natin yung pagkabansot at pudpud. Ano po? So sa ibang area po ay hindi po available yung ating Yaramila Activo. Ano po? So kagaya po dito sa Mindoro, ang pinapagamit po natin dito sa Mindoro is yun pong ating Yaramila Grower at isinasama po natin yung Yara Vera Urea. Ano po? So yan. So mga pangunahing nutrition po na kailangan habang lumalaki ang ating panalim o nasa late vegetative stage na po tayo, nadaragdagan po yung pangangailangan po na nutrition ng ating palay. So kinakailangan pa rin po dyan, sa ugat pa rin, dapat po, hindi po dapat matatapos dun sa pagpapasuwi lang yung ating, o dapat po makontento na tayo na makapal na yung suwi ng ating palay, ititigil na po natin yung pagsusupply ng magandang nutrisyon sa ating palay. Ito hindi po. So kailangan po ay dire-direct po yung ating pagbibigay. So para po sa pagpapatuloy ng paglago, pagkapal ng ugat, at pagtuloy po na pagkuhan ng nutrisyon sa lupa,
So kinakailangan pa rin po natin yung makapal na ugat at malusog na pag-ugat ng ating palay. So nandiyan po yung mga kailangan natin, phosphorus, calcium, boron at zinc pa rin. So para po sa magandang pangangatawan at iwas pa rin po sa paghapay dahil matigas ang katawan ng ating palay. Ano po? So kinakailangan po, balansyado na po yung ibinibigay nating N, P at K. So nitrogen, phosphorus, potassium at dapat po may calcium, boron at magnesium tayo pa rin na nagagamit. So pag iwas po sa sakit, nitrogen, phosphorus, calcium at sa patuloy po na suporta sa paglaki o preparasyon po ng ating palay para sa pagbubuntis ay dapat po nakakapagbigay tayo ng balansyado pa rin po na NPK at may ginagamit po tayong magnesium at saka po sulfur. Ano po? Ayan. So kung kulang naman po sa nutrisyon, ang lumalaki po na sa late vegetative state o ating palay, so ito po yung mga mapapansin natin. So hindi po sapat yung pagkuha ng nutrisyon sa lupa dahil kakaunti nga po yung ugat. Ano po? Hindi maganda yung nagiging pundasyon ng ating palay dahil kakaunti yung ugat niya. At sa same time po, ang mangyayari resulta nun, mahihina po ang tangkay. So, at madali po siyang humapay. Malalambot po yung katawan. Konting hangin lang, mapapansin po ninyo, agad ay medyo dumadapa yung palay natin. Kaya po, doon pa lang sa pagkakadapa po na yun, nagkakaroon na po agad ng stress ng ating halaman. Madali pong tamaan ang sakit. At ito po, automatic. Once po na maghangin, ano po, at may kasamang ulan, at mayroon po tayo mapapansin po agad na pumumula dyan. So automatic ang gagawin po natin bilang mga farmers, kaysa naman po gawin pa nga ng sakit, automatic mag-i-spray po agad tayo ng fungicide pagka po gumanda-ganda yung panahon. At ito pa po, nagkakaroon po ng kakulangan sa paghahanda pagdating po sa pagbubuntis ng ating palay. So marami po dyan, makaka-experience po tayo na yun po, hindi po nagsasabay-sabay yung paglabas ng uhay ng palay natin. Kapag po sobra o kulang po tayo sa nutrisyon, lalong-lalo na po sa paggamit natin ng NPK. Ano po? So sa lumalaking palay, ano po? So pangkaraniwang problema na po natin ito nakikita. So dahil po sa kulang sa nutrisyon, nutriheno, phosphorus, o minsan, dito po sa tatlong ito na nabanggit ko po, no? Nitrogen, phosphorus, potassium, dito po minsan sumasabi tayo, lalong-lalo na po sa panahon ng top dressing. So, tansahin muna po natin kung ano yung nagiging kulay na nung dahon ng palay natin bago po tayo mag-decide kung gaano po karami yung gagamitin natin pagdating po sa top dressing. At dapat po, hindi po tayo lalampas dun sa itinakdang edad o dun sa tinatawag po na panic alienation kasi kung lalampas pa po tayo dun, hindi na rin po magiging maganda yung epekto dun sa pag-apply po natin ng abono. Although kakainin pa rin po yan, pero ang magiging problema po dyan is masyado pong beggarly yung dahon ng inyong palay. Ang problema po, magiging madaling tamaan po siya ng sakit sa panahon po na maglalabas siya ng buhay. At dun po sa parte yan, medyo mahirap po tayo maghabol agad ng mga pamamaraan, lalong-lalo na po sa pag-spray. So kalimitan po dyan, nagiging laso po o sumusobra po yung berde ng kulay ng dahon ng ating palay. So tandaan po natin na hindi po maganda sa palay natin yung sobrang berde. Dapat po dyan is banayad lang po yung pagkaberde ng dahon ng ating palay. Ano po? So sa lumalaking palay, ang nare-recommenda na po namin dito sa edad po ng 17 to 23 days sa lipa tanim is Yaramila Aktibo po or yung ating Yaramila Grower plus nagpapahalo po kami ng Yaravera Urea with Zinc. So 17 to 23 days po after transplanting. At sa kung sabog tanim naman po is 20 to 23 days. Yan po yung ipinagagamit natin. So Yaramila Aktibo or Yaramila Grower, isang ng dalawang bag po plus isang bag po ng Yaravera Urea with Zinc. Ano po? So mapapansin niyo po yan. Matataba ang puno, malinis na suwi, at hindi po sa basta madaling tamaan ng sakit at nawawala po ng taguan yung mga insekto sa ating palayan. So okay po. So mga pangunahing nutrisyon na kailangan po natin. So sa pagbubuntis, ito po. Siguraduhin natin po na makukuha natin o maiibigay po natin sa kanya yung tamang nutrisyon na kinakailangan ng ating palay. Sa panahon po ng pagbubuntis hanggang sa panahon po na ang palay natin ay naglalabas ng uhay hanggang sa mahinog po ang ating palay. So sa pag-iwas po sa sakit, so kailangan pa rin po natin
tamang dami po o balansyado pa rin ang nutrihenong ibibigay natin. May suporta po tayo ng phosphorus at meron din po tayong gagamitin dapat sa kalsium. So para po sa maganda at matibay na pangangatawan laban sa sakit, kagaya po ng mga Holtzman o yung mga bacterial leaf blight o BLB o bacterial leaf streak, so kinakailangan po natin phosphorus, calcium at boron para po maiwasan natin yung mga sakit po na yun. Suporta sa paglalaman po ng butil, ito, kinakailangan po natin ito. So dapat po, balansyado din po yung NPK na ibinibigay natin at meron din po tayong calcium, boron, magnesium po na ginagamit na tulong pa rin para po sa mas para po sa mas mga paglalaman ng butil, matimbang at mabigat po yung ating palay. At kung kayo po yung nagbibigas, mas maganda po ang epekto kasi mataas po yung nagiging mailing recovery ng ating palay kapag ating gigilingin at ibebenta sa bigas, na bigas. Ano po? So, epekto po ng kulang sa nutrisyon. Kapag po sa panahon ng ang palay po natin, nagbubuntis hanggang maglabas ng uhay, hanggang mahinog. So, kalimitan po, madali pong tamaan ng sakit. Kaya po natin nakikita yung mga sakit na habang lumalaki ang palay natin, maberde, tuwan-tuwa po tayo. Pero bakit pagka sa panahon na naglalabas na yung uhay natin, biglang ng palay natin, bigla po nakakapansin tayo, oh, bakit biglang dumilaw? Ano po? So yan po yung mga resulta kapag kulang po ng nutrisyon ng ating palay. So madaling tamaan po ng sakit dahil kulang tayo sa nutrisyon. So madali pong magkaroon ng mga false mat at madami pong ipa. Mahaba po yung uhay, pero bakit hindi magkaroon ng laman hanggang batok? Maraming ipis-pis, sabi nga po nung iba. So yan po yung kalimutan. At pag pinaangin natin, ang nagiging resulta, magaan sa timbang. Ano po? Maraming sila ako, pero magaan naman po ang timbang. So talo pa rin po tayo pagdating sa anihan. So sa panahon po ng pagbubuntis, so para po sa mga pangkaraniwang problema, ito po yung nakikita natin. So may mga false mat po tayo nakikita at ibang mga paninilaw, pag-atake po ng mga sakit. So ito po yung mga naging problema natin dahil po sa kakulangan o hindi po balansyado na ibigay natin NPK at wala po tayong naibigay na magnesium sulfur. Ano po? So nakakaroon din po ng mga fish o ipa. Ano po? So sa panahon po ng pagbubuntis, ito naman po yung aming inirekomenda. So sa 30 to 35 days po, palipatanim or 40 to 60 days po na sabog tanim na palay. So nagpapagamit po kami dito ng isang bag po ng Yaramila Aktibo or Yaramila Grower at nagpapagamit din po tayo ng Yaravita Trap po at para po suporta at maituloy-tuloy din po natin yung pagbibigay po natin ng tamang nutrisyon sa ating palay sa panahon po ng nagbubuntis ang ating palay. So iwas support, aktibong pillars ang ibibigay at maglalabas po ng magandang pag-uuhay yung ating palay. Yan. So, Sir Mars, baka meron po kayong nais itanong saragdagang impormasyon para po sa atin habang tayo po ay bago tayo magdire-diretso. Eymard, maganda yung mga nagiging discussion mo. Na-cover mo naman lahat yung mga kailangan ng mga farmer. Para ang kwan lang natin, ang gusto ko lang i-emphasize dito sa atin, sa mga ating mga kayara, kapag kayo'y magsasabog ng abono, kailangan po sundin ninyo yung iminumungkahin namin na petsa ng paglalagay ng abono. Kagaya nga po nito, yung sinasabi nila na sa panahon ng pagbubuntis, 30 to 35 days after transplanting. Kasi nandoon na ho, doon na pumapasok yung pagbubuntis, yung tinatawag nating panicle initiation. Kapag po tayo sumala doon, yun, medyo malaki po yung epekto noon doon sa paggamit ng sustansya natin. Kaya hanggat maaari, doon po tayo pumunta sa tamang edad ng paglalagay ng abono. Okay, balik ko ulit sa iyo, Eymar. Tama po. Okay po. So tama po. Ano po? So dapat po sundin po natin yung tamang edad sa pag-apply po ng fertilizer. Ano po? So sa panahon po na naglalabas ang ating ang uhay ng ating palay, ano po? So, edad po ng 60 to 65 days. Ano po? Ito po ay yung panahon na ang palay po natin ay nag-uumpisa na pong lumabas o may 5% na pong lumalabas na uhay sa ating palay. So, 60 to 75 days naman po kapag sabog tanim.
So nagre-recommend po kami na gumamit kayo ng isang bag po ng Yara Liva Metrobot. So isang sako lang po ito kada isang hektarya. So bakit po itinilalagay namin ito at bakit po nare-recommenda? Ang laman po kasi itong ating Yara Liva Metrobot is calcium, boron, at saka po calcium, boron, at saka po magnesium. So sabay-sabay po sa sabay-sabay na labas ng bunga o ng butil ng anang uhay ng ating palay, ito po ay pampitik para po sa butil. So iwas lodging dahil po calcium, pinatitigas niya po yung katawan ng ating palay. So bawas po false mask dahil iwas pa rin po sa sakit dahil may calcium po tayong ginagamit. At para po sa pampataas po ng healing recovery. Yan po ang kagandahan ng ating Yara Liva Metrobot. So yan po isang sako lang kada isang hektarya. Imad, meron akong idadagdag. Yes, sir. Okay, yung ating inilalagay kasi na Yara Liva Nitrabor, ang pinakamalaking sangkap niyan ay yung tinatawag nating nitrate nitrogen. Yung nitrate nitrogen, yun po yung mabilis na kainin ng ating pananim. Kaya yes, suportadong suportado po yung paglalaman ng ating lumalabas na uhay kapag ka inilagay natin yung Yara Liva Nitrabor. Kahit sabihin po ninyo, isang sako lang yan, pero makikita po ninyo, malaking malaki po yung ikagaganda ng palay ninyo kapag ka po inilagay po ninyo yung Yara Liva Nitrabor. Yan. Okay, ulitin po ulit ha. Ang laman po niyan ay nitrate, nitrogen, calcium, at saka boron. Calcium at saka boron. Yan. Okay, balik ulit sa iyo, Imad. Okay. Sige, sir. Thank you po. Yan. So ito po makikita po natin dito na sa sunod yung pong meron po tayo dito ng dalawang crop program recommendation po. Ano po? So makikita po natin dito is meron po optional po ito. Depende na po ito sa area ninyo kung alin po yung available. So kagaya po dito sa Mindoro, ang available po namin dito is yung aming yung Yara Mila grower. So kaya po ito yung pinagagamit namin pagdating po sa mga farmers ng Mindoro. Pero sa ibang area po na available po yung ating Yara Mila Activo, so yan po yung nare-recommenda po namin gamitin. Ano po? So dito po mapapansin po ninyo, mayroon po tayong dalawang klase po o dalawang pamamaraan po ng pagtatanim. So mapapansin niyo po sa pagsusuri, so lipat tanim at saka po sabog tanim. So magkaiba po yan. So pag lipat tanim, 5 to 15 days po, yan po yung unang edad ng pagsasabog po ng abono natin. Ang sunod po, kapag sabog tanim naman po is 10 to 15 days. Ano po? So sa lumalaking palay naman po, so lipat tanim, 17 to 23 days po pag lipat tanim. Sa sabog tanim naman po is 20 to 30 days. So kapag naman po sa panahon ng pagbubuntis, lipat tanim, 30 to 65 days. At ang sunod po kapag sabog tanim is 40 to 60 days. So sa panahon po naglalabas ang uhay ng ating palay, sa lipat tanim naman po, 60 to 65 days. At sa pagsabog tanim po is 65 to 70 days sa pagsabog tanim ulit. So, nga pala po, yung Yara Liva Nitrobot natin at saka po yung ating Yara Vita Crossbot, pinare-recommend din po namin na magamit po ninyo pagdating po sa punlaan. So sa punlaan po, nagpapagamit po kami ng 5 to 7 kilos na Yara Liva Nitrobot sa por kada 400 square meter po na luang ng inyong punlaan. So depende po ito kung ito po ay hybrid or inbred basta po nasa 400 square meter. Ang gagamitin po ninyo is 5 to 7 kilos sa edad po ng 7 to 15 days po ang edad ng inyong punla. Ito po ay para makatulong na mapaganda po natin ang katawan ng inyong punla at mapakapal po agad natin yung ugat. So yun po, Yara Vita Crossbot naman po namin, pinapagamit po namin 50 ml lang po ito kada spray load o kada sprayer. So ang advice po namin dito, tatlong araw po bago bunutin ang inyong punla, ay dapat po may spray nyo na po yung ating Yara Vita Crossbot. Ito po ay para po maging maalwan yung pagbubunot po ng punla sa inyong punlaan. At pag itinaranslan po natin o inilipatanim na po natin, mas mabilis po yung recovery at hindi po natin basta mapapansin yung tinatawag po natin transplanting shock kasi po mabilis pong makagenerate ng ugat yung ating Yara Vita Crossbot at na nagamitan po din ng Yara Liva
Nitrabur. Yan po yung kagandahan ng dalawa. Pagdating po, gagamitin ninyo sa inyong unlaan. Mapa-hybrid po, mapa-inbred, wala pong problema. So, reminder ko lang, ano po, kung mag-i-spray po kayo ng Yara Vita Crop Boost, tatatlong araw po bago bunutin ang inyong pula. So, kung hindi po kayang bunutin sa looban ng isang araw, at masyadong maluang po, halimbawa yung inyong pulaan, halimbawa po ang pulaan ninyo ay pang-apat na hektarya, at hindi po kayang bunutin na magbubunot ng inyong pula sa looban po ng isang araw dahil kukunti ang inyong magbubunot, huwag nyo muna po, in-advise po na huwag po ninyong i-spray ang lahat. Ano po? So dapat po dyan, kung tansado nyo po na aabutin po halimbawa ng mga dalawang araw o tatlong araw, magpagitan po kayo o magsalit po kayo ng isang araw din bago po mag-spray dun sa kabilang pinitak ng inyong punlaan. Ano po? So ayan. So ito po, muli po, meron po tayong dalawang crop program solution pagdating po sa paggamit ng Yara. So, pwede po kayo mamili doon sa area po na aktibo po yung ating available na produkto. So, yung Yara Mila, aktibo po ang ating gagamitin, plus Yara Vera, Urea with Zinc, at yun po ating Nitrabor. So, pagdating naman po sa, kagaya po sa Mindoro, grower po yung available natin. So, ito po yung aming ulit na inirerekomenda. So, Yara Mila grower, Yara Vera, Urea with Zinc, at yun po ating Yara Liva Nitrabor. Okay? So ito po, yung Yara Mila po natin, so ibig sabihin po kasi ng Yara Mila is complete fertilizer dahil nagtataglay po ng NPK at may kagandahan po, meron pong mga micro at secondary elements po na kinakailangan pa ng ating palay. Ito ng ating halaman. So kagandahan po doon sa ating mga Yara Mila, kumpleto ang sustansya kada isang butil. So pare-pareho po halos ang laki ng bawat butil. At uniform po ang pagkalat sa bukid at madali po itong matunaw. Yan po ang kagandahan. Kasi po, sa palayan po natin, lalo-lalo na po yung mga areas po natin na medyo matataas, o na mahirap po, hindi po ganun kaalwan patubigan. Ano po, alam po may mga areas tayo na ganun. So, pabor na pabor po itong gamitin sa inyong mga bukid na ganun dahil unang-una po, pwede po kayong mag-apply kahit po ang inyong palayan ay basa lamang. Dahil ito pong ating mga Yara Mila, madadali po itong matunaw na abono. At unang-una, nitrate-based fertilizer po yung ating Yara Mila. At yung ating mga, yung ating Yara Liba po, may nitrate, nitrogen din po yan. Yung nitrate po, ito po yung uri ng nitrogen na prepare po ng ating halaman at o ng ating palay. At ito po yung daglian pong kinakain ng ating palay. So ito po, paglapas po sa lupa, 4 oras, kinakain na po agad ito ng inyong palay. So yung pong ating nitrate, nitrogen, it may halintulad po natin dun sa kanin. So lutong pagkain na po ito. Kahit wala na pong ibang gagawin dito ang inyong ang lupa, hindi na po siya ipaprocess, kakainin na po agad siya ng inyong halaman dahil luto na po ito. Ang kagandahan po sa ating Yara Mila, dalawang klase po yung nitrate, yung nitrogen na taglay po ng ating Yara Mila. So isa pong nitrate nitrogen at isa pong ammonium nitrogen. Yan po ang kagandahan dun sa abono po natin. So mapapansin po natin dito, kapag nag-apply po kayo nito, hindi nyo po makikita yung dagliang o sobrang verde po ng dahon ng inyong palay. Hindi nyo na po yan makikita. Ang makikita nyo na lang po dito, banayad po na pagberde at matitipon ang katawan ng inyong palay habang umiidad. Yan po yung kagandahan po dun sa ating mga Yara Mila na abono po ng Yara. So isang paalala lang, ano po, lalong-lalo na po dun sa may mga, sa mga magbubukid po natin, ano po. So every time po na magsasabog kayo dun po sa mga nasabing edad, ano po. So i-make sure po natin na kapag magsasabog ang abono ng Yara, ay dapat po walang tubig ang inyong palayan or basang-basa lang po dapat ang inyong lupa ng inyong palayan. So wag po kayong magsasabog ng malalim ang tubig o yung tipong ang tubig po, ang lupa ay nakalubog po sa tubig. So wag pong ganon. So dapat po kasi maibaba po natin yung abono natin doon po sa level kung nasaan lang po yung parte ng ugat ng ating palay. Para po mas madali at mas maganda po yung epekto ng pagtalab ng abono natin ng Yara. Ano po?
So ngayon po, may mga alam ko po na may mga tanong sa inyo na halimbawa, paano kung umulan? Nagsabog ako ngayong umaga, higa, pero tuwing hapon, umuulan. Ano po? So wala pong problema. Ang maganda po dyan, mas maganda nga po yun dahil alam na po natin yung sitwasyon. So dapat po dyan, magsabog po kayo ng higa o batang-bata lang. At siguraduhin niyo po na ang mga pilapil po ay nakasarado na. Lalo kung alam niyo po na umuulan sa hapon. So mamaya po si Sir Marcelo, parang mayroon po ibibigay po sa inyo na tool para po malaman natin yung kung kailan po yung panahon ng ulan at gaano po karami yung iyong ulan. So ito po yung magandang kagamitan para sa ating mga magbubukid para po malaman natin at maitiming po natin yung tamang pag-apply po natin ng abono sa ating mga bukid. At karagdagan pong paalala, doon po sa mga nakikinig natin na, at lalo po maluluang po yung kanilang mga palayan. Ano po? So kapag po gagamit tayo ng Yara Mila natin, ano po? So lalo hindi po natin kayang mabantayan lahat yung ating bukid. Alam ko naman po na marami din kayong mga tauhan. So mas maganda po siguro is maipaliwanag din po natin sa kanila, sa mga tauhan po natin, yung tamang pamamaraan po at tamang dami po ng pag-a-apply kapag po tayo ay gagamit ng Yara fertilizer. Ano po? So okay po ba yun? Yan. So, Sir Marce, may karagdagan pa po ba kayo? Okay. Maraming salamat, Emard. Emard, meron lang ako ipapakita dito mga sumusunod na slide. Ito yung mga... Sige, sir. Yung mga naging successful, natutuwa at nakilala nila yung tinatawag nating Yara fertilizer. Ito si Mr. Pedro Antolin. Maganda yung naging experience niya sa paggamit ng Yara. Sinasabi niya na malilintog ang butil, mahahaba ang uhay at maganda ang tinig ng palay namin dahil kami ay gumamit ng Yara fertilizer. Okay. Si Mr. Felipe Perez naman ng Nauhan Oriental Mindoro, sabi niya, dahil sa Yara, angat na ang ani ko, 171 kabans per hektar, kumpara sa dating 103 kabans lang kada hektarya. Okay, at itong huling-huli natin, si Mr. Angelito Labrador from Barangay Murta, San Jose, Occidental Mindoro, yung dating 191 kabans na gamit ko, na ani ko, umabot ng 267 kabans kada ektarya ngayon. Yun yung ating gustong ipahiwatig sa kanila kasi gusto natin marami ang mga makaabot ng ganitong antas ng ani. Kasi pagka ganitong antas ng ani mo, biruin mo, 267 kabans per hektar. Aba, napakagandang tulong yan sa magsasaka kasi talagang malaki yung tulong na maibibigay natin para magkaroon siya ng extra income, maganda yung magiging income niya sa larangan ng pagsasaka. Okay, nabanggit mo kanina, meron akong tools na ipapakilala tungkol doon sa papagamit sa kanila para matulungan sila sa bukid. Kasi maraming magsasakaan, nagsasabi na may mga kulang pa silang impormasyon para malaman yung problema nila sa palay. So, ang pinakamaganda dito, meron kang tinatawag na diagnosis key. Okay. Ang sinasabi ko pong tool na pwede ninyong gamitin, yung Check It. Ito, pwede lang po kayong pumunta doon sa Play Store, i-download po ninyo sa telepono at makikita po ninyo ito. Ang Check It po, ito yung kwan lang library o kinumpile po ng mga litrato ng mga pananim. Marami pong pananim ang makikita ninyo. Kapag ka na-download ninyo, ayan, makikita ninyo, merong para sa saging, para sa repolyo, para sa durian, para sa mais, para sa palay. Ayan po. Checkin natin ngayon. Halimbawa, palay ang pinag-uusapan natin. O, i-click mo yung palay. Yan, makikita mo ano ba yung mga problemang nakikita ko sa palay. Halimbawa, hindi ka kumbinsido kung zinc deficiency yon, pero nakita mo yung itsura ng iyong palay kapareho doon sa litrato. Okay, i-click mo yung zinc. Ayan. Sasabihin yan sa iyo, ito yung problema mo, zinc deficiency. Okay, bakit ka meron ito? Ano yung nakakapagpagrabe nito? At ang higit sa lahat, tutulungan ka niya, bibigyan ka niya ng rekomendasyon para yan ay masolusyonan mo. Sasabihin niya sa iyo, anong produkto yung pwede mong gamitin para ma-prevent mo or ma-correct mo yung problema mo sa zinc. So napakaganda ng application na yan kasi kung meron ka niyan sa telepono mo,
parang meron kang isang sarili mong technician, 724. Kumbaga, 24 hours mo, pwede kang sumangguni sa kanya 7 days in a week, Monday to Sunday. Okay? Yan, okay. So, ngayon naman, tandaan din po natin ho, yung pag-address natin ng nutrient deficiency. Kapag ka tayo ay may nakitang deficiency doon sa ating pananim, pwede pong malaman natin ano yung pwede nating gamitin para makorek ito. Or kung halimbawa, ang tinitingnan mo, sasabihin mo, every season, ito yung aking nakikita ko. Siguro, napapanahon na nabaguhin ko yung tinatawag ko na nutrient mix. Yung ginagamit ko bang kombinasyon ng abono? Or kung sasabihin mo naman, hindi, ito lang ang kailangan ko, itong supplement lang itong gagamitin. Okay, tandaan po ninyo, kapag ka mayroong nutrient deficiency yung inyong pananim, hindi ibig sabihin ito, mamamatay na yung inyong halaman. Kaya po nating ibalik yan. Pwede nating pagtulong-tulungan yan. Identify natin ayun yung problema. Ibigay natin yung kulang na sustansya at makikita mo po, maibabalik natin sa magandang kondisyon po yung ating mga pananim. Okay po? Isa pa rin pong aking papakilala sa inyo, itong tinatawag nating Farmer There. Ganun din po, pwede po ninyo itong puntahan doon sa yung App Store. I-download po ninyo sa inyong telepono. Pero sa ngayon po, ito ay magagamit lang ninyo kung Android ang telepono ninyo. Hindi pa po ito pwede doon sa mga iOS na telepono. So, sa Android pa lang po. So, ano ba yung tinatawag nating Farm Weather? Ang Farm Weather, yan po ay isang application na makakapagbigay ng tunay na taya ng panahon sa inyong bukid lang, sa inyong bukid. Okay, halimbawa, nasa isang bayan ka. Yung palibot na 4 kilometers, yun lang ang ibibigay niya sa iyo. Hindi niya ibibigay yung katabing munisipyo or katabing probinsya. Yun lang mismo kinatatayuan mo ang ibibigay niyan. Okay, ano yung pwede kong makita doon? Kapag nag-download ka, ito ang mga makikita mo. Okay, bukod doon sa farm address, bibigay niya sa iyo yung taya ng yung kaulapan. Maulap ba siya? O walang ulap? Ano yung temperatura? Ano yung relative humidity? Kung uulan, sasabihin yan sa iyo. Kailan uulan, sasabihin yan sa iyo. Ganong kalakas yung magiging ulan. Nakalagay din doon yung direksyon ng hangin at saka yung lakas ng hangin. At magbibigay yan sa iyo ng forecast ng 7 araw. Kumbaga, yung taya ng panahon sa loob ng 1 linggo. Okay? Meron din itong features na kapag tinignan mo yung season, kinlik mo yon, ibibigay niyan sa iyo yung nakaraang taya ng panahon na 30 days. Past 30 days, ibibigay niyan sa iyo at saka yung darating na next 15 days. So, ano magiging relevance nito sa atin? Ano yung tulong na maibibigay nito? Kasi kung alam mong uulan, halimbawa, hindi lang pala yung tanim mo, mais, ang mais mo ay rain-fed. Alam mo ngayon, yung tempo na dapat ba ako maglalagay ng abono? Kasi kalimitan pag ang abono ay walang tubig, hindi mo magagamit ng gusto yung magandang benepisyo ng abono. Kailangan may tubig. Or dili kaya sa palayan mo, sinabi doon na uulan ng malakas, ganitong oras. Sabay, teka, hindi muna ako mag-i-spray ng insecticide. Kasi pag nag-spray ako, inabot ng ulan, mawawash out lang yung aking tinatawag na in-spray na insecticide. Okay? Gayon din yung pag sinave mo ito sa telepon mo, hindi lang isang location na pwede mong isave. Kung halimbawa, marami kang bukid. Bawat punta mo sa bukid, isave mo nang isave mo yung location. Halimbawa, yung sa hacienda mo, 4 yung hacienda mo. Isave mo lahat yung location mo. Yan. Sa umaga, pwede mong i-check yan. Bibigyan ka ng alert yan. Sasabihin yan, ito yung magiging taya ng panahon sa araw na to. Uulan. So, ang gagawin mo ngayon, tatawagan mo yung mga kasamahan mo doon sa lugar na yun. O titeksan mo, oy, mga kasaka, mayroong posibilidad na umulan. So, mag-a-adjust tayo doon sa operation natin. Kung mayroon, halimbawa, magbibilad ka ba? Sasabihin noon, huwag ka magbibilad dahil uulan ng ganitong oras. Okay. Mag-isa yung, kung halimbawa, yung isang mong bukid, may manggahan, kung uulan, sasabihin niya, ba? Hindi ka basta mag-i-spray ng fungicide na contact lang. Kailangan, ang i-spray mong fungicide dyan ay yung tinatawag nating systemic. Okay? So, ayun, yun ang magandang konyan. Pwede mong gamitin yan kahit na walang signal. Basta na-save mo na sa iyong cellphone yan, pwede mo nang balik-balikan at hindi yan malakas gumamit ng baterya. Ang basta mairerecommend ako sa puntong ito, pagkatapos ng presentation na ito, pumunta kayo sa App Store, tingnan ninyo yung Yara Farm Weather at mag-download na po kayo. Libre naman po ang pagda-download nito. Okay po? Yan, okay. Pwede mong i-share yan sa mga kasama mo kapag binigyan ka ng alert. Okay. Next naman po ang ating i-discuss. Kasi kalimitan,
kung tayo ay naglalagay ng abono, palaging yung sinasabi nila na yung ibinibigay kong rekomendasyon ng abono ay parang hit and miss. Kumbaga, wala kang basihan kasi hindi mo alam yung estado ng lupa mo. Estado in the sense na hindi mo alam yung aktual na sustansya na nandun sa lupa mo. Pero ngayon, magiging baliwala na yan kasi meron kaming tinatawag na mega lab kung saan ina-analyze namin po yung lupa. Sa ganitong pagkakataon, alam mo ang sustansyang kulang sa iyong lupa, alam mo yung sustansyang sobra sa iyong lupa. Kaya, ang mangyayari dyan, maaalis na yung posibilidad na ikaw ay maglalagay ng kulang ng abono, maglalagay ka ng sobrang abono. Okay, gumagawa na kami ng soil sampling sa buong Pilipinas, marami na kaming nakuhanan, pero hindi pa rin yung sapat para masabi natin na kaya namin lahat ng lugar ng Pilipinas, mabigyan namin ng mataas na recommendation. Pero unti-unti namin ginagawa yan kasi ang gusto namin nga po, dahil alam naman ninyo, malaki din yung gasto sa farming. So isang malaking tulong po ito para maiwasan yung sobrang gasto sa ating asakahan. Okay, eto po, tingnan po ninyo, sample na kinuha namin. Makikita ninyo kung sinabi nila na normal lang yung level ng sustansya, kulay berde yan. Pero kapag ka po yan ay nagbabago unti-unti, yung kumbaga sobra siya o kulang siya, magiging orange, magiging pula, magiging pink. Yung ibang kulay na yan, yan po yung aming binibigyan ng pansin. At yan po, tinutulungan namin ang farmer dyan para po maiwasan yung kakulangan na yon or masolusyonan yung pagkasobra ng sustansya. Okay, sa ganung pagkakataon po, ang ating ibibigay lang, tamang dami, yung kulang, dadagdagan po natin. Okay po. Oy, ngayon, Amard, sa puntong ito, pwede na tayong pumunta doon sa susunod na yugto ng ating pag-uusapan. So, siguro, pakita muna natin itong kana to. Magkaroon tayo ng isang quiz. Okay? Thank you, sir. Okay, itatanong ko po ngayon, ano ang pinakamagandang Yara product na pwede nating gamitin pagka nag-uuhay na yung palay? Okay. Sa puntong yun, yun yung huling-huli po nating ilalabas o ilalagay sa ating palayan. So, tatanungin ko po ulit, ano yung magandang Yara product na pwede po nating gamitin kapag lumalabas na po ang uhay ng ating palay? Okay. Pipili po kami ng limang mapalad na magpa-participate. So, ipadala lang po ninyo sa inbox namin yung inyong kasagutan. At doon po, titingnan natin po kung sino yung mapalad, limang mapalad na nagwagi po doon sa ating quiz ngayong hapon. Okay, sa punto pong ito, ibabalik ulit kay Amard yung ating talakayan at siya po yung mangunguna para po sagutin ko anumang katanungan po ang inyong ipadadala sa atin. Amard? Yes, sir. Okay. So, pwede na po tayong magtanong? Eight? Sandali lang, unti-unti. Medyo mabagal ako namin eh. Ang internet namin, mabagal ang pasok. Sir Mark, meron lang akong kaunting karagdagan. Ano po? Sige daw, sige daw. Bago tayo magtanungan, ano po? Sige. So, lilinawin ko lang, ano po, yung ating Yara Vera Urea with Zinc, ano po? So, dahil medyo parang nakaligtaan ko na pong banggitin kanina. So, dun po sa urea with zinc po natin o Yara Vera urea with zinc po natin is tumutulong po ito para po masolusyonan natin yung zinc deficiency sa ating halaman o sa ating tanim po na palay. So, ibig sabihin po, tumutulong po siya doon sa palay po natin. So, hindi po ibig sabihin na gumamit po kayo ng urea with zinc o ng ating Yara Vera urea with zinc ay mawawala na po yung zinc deficiency na nasa inyong lupa. So, hindi po ganun. Ang kagandahan lang po dun sa ating Yara Vera, urea with zinc, ay ibinibigay po nito yung sapat at kailangan pong zinc ng ating palay para po siya ay magdire-diretso po sa paglaki at mapakapal yung kanyang ugat. So yun po lamang yun. Ano po? At paalala, kapag po meron na kayong sintomas na nakikita po ng yung palay halimbawa ay umuurong na po. Ano po? So wag po kayo dito na mag-a-apply po ng urea o kahit po yung ating urea with zinc kung yun na pong ilalagay po doon. Dahil automatic
pagpugan na ng sitwasyon, may mga pagturong na o umuurong, umuoko, o nababansot na po yung inyong palay, so huwag natin ito yung gagamitin. Dapat po ito, ina-advise po namin, mas early po ninyong ilalagay. So wala pa po yung sintomas, dun niyo po ito i-apply. At kung may sintomas na po ng pag-urong, pwede po natin mahabol yan. Ano po? So ang gagawin lang po natin, paiigahin po natin yung ating palayan at mag-i-spray po tayo ng Yaravita Zintrax. Ano po? Yaravita Zintrax. Yan po yung ating gagamitin. So after 3 days po, pakita niyo po na tumatalbos na. Kung nagbibigay na po ulit ng murang dahon yung ating palay, so saka niyo po siya, bibigyan po ng abono at pwede niyo na po gamitin ulit doon ulit yung ating Yaramila Activo or Yaramila Grower. Ano po? So yun lang sir, okay na. Okay. Magandang kanyan, mensahe yan doon sa, lalo na doon sa mga nakaka experience ng tinatawag nating zinc deficiency. Kasi marami yung nagsasabi na pagka ganun na nakita, sabuyan mo lang ng pan, sabuyan mo lang ng urea. Maling-mali po na sasabugan yun ng urea yun at lalo pong gagrabe yung inyong problema sa zinc. Okay, ito, mayroong isang tanong dito. Juancho Lorenzana, interesting po ang topic pero hindi ko po naitala ang mga bigla na wala. Sandali ha, biglang lumundag na may pumasok na mensahe nung binabasa ko. Nawala na. Okay, sige. Mamaya, babalikan na lang namin na wala eh. Biglang lumundag. Okay. Ito, mayroong mga humihingi ng si Herbert Austria, humihingi ng fertilization program. So ganito po, punta lang po kayo doon sa aming inbox at sabihin po rin niyo doon yung request niyo at kami po ang magpapadala ng mga crop recommendation po na para dito sa palay po. Okay. Meron din dito ko Amar, dito sa lugar mo. Saan po makakabili niyan dito sa Mindoro, taga Canubing? Canubing 2. So magandang salamat po sa nagtanong. Ano po? So kung kayo po ay taga Calapan, Barangay Canubing 2, so available po yan. Makakabili po kayo sa tindahan po ni Concepcion Agri Supply sa bayan po ng Calapan. Or kung kayo naman po ay magagawin halimbawa po ng Barangay Biga, pwede po kayo makabili sa Plant Care Trading Corp o doon po sa Maycel. Doon po kayo makakabili yan. Ano po? Pwede rin po kay Queen sa Masipit, Barangay Masipit. Pwede rin po kayo mag-inquire sa kanya. Hindi po na kailangan ninyo. Yan. Okay. Ito, meron pa ditong kan. Meron ditong isang katanungan. Ito na yata yung kanina kong binabasa si Mr. Juancho Lorenzana. Ano po ulit, sir, yung app na i-download para sa palay para makita ko po yung iba't ibang sakit ng palay para mabigay ang tamang gamot para i-apply ko po. Sir, ganito po, yung sinasabi ko pong application kanina, yung check it po, para po yun sa nutrition deficiency. Pero kung ang concern po ninyo ay sakit o peste sa palay, ilagay po ninyo sa, punta po kayo doon sa aming FB page, i-type po ninyo doon yung inyong kahilingan. Ako po ang sasagot sa inyo. Kasi wala pa po yung tinatawag natin yung aming binibigay pong application para po sa nutrition yun. Kung pang-control po ng peste, meron po akong ibibigay din sa inyo pero doon ko na po sasagutin yan, sir, sa aming FB page. Salamat po, sir. Si Cesar Kiambao. Ano po ang magandang binhi ngayong pag-ulan? Baka meron ka ditong mairirekomenda, Pan, kasamang Amart. Sa pagdating po sir, sa binhi, ano po, just, para kung sa farmer natin ang tanong, ang piliin niyo pong variety ng palay na itatanim po ninyo, ano po, dahil halos karamihan naman, lalo po sa mga hybrid varieties, ano po. So piliin po ninyo yung hybrid po or pananim po na palay na akma sa panahon po ng tag-ulan at yun po may resistensya laban po sa sakit kagaya ng BLB at saka po ng bacterial leaf streak. Yeah. O yan po yung inyong piliin na klase ng binhi. Actually, marami naman po eh. So, depende yan na rin nga lang po sa inyong area kung alin po yung mas maraming naiitanim at alin po yung
variety na ino-offer sa inyo. So, pero para po sa para makapamili kayo ng maganda, piliin niyo po yung mga mga varieties po na malalakas umani sa panahon ng pag-ulan at saka po yung matitibay sa sakit. Yan po ang inyong piliin. Okay, may dadagdag ako, Imad, ha. Doon sa mga bibili po ng mga binhi, lalo na po yung tinatawag nating mga hybrid, kailangan po, tanungin ninyo yung ahente na nag-aalok sa inyo, meron ba itong tagline na tinatawag nating tolerance doon sa bacterial leaf blight? Kasi ang numero unong problema natin kapag katag-ulan, lalo na kung hybrid, ay yung tinatawag nating bacterial leaf blight. Kailangan po may tagline na tolerance yan kasi marami na kung hybrid ngayon, meron pong tinatawag na tolerance sa hybrid sa bacterial leaf blight. Pero kung walo ako silang maitatanong, maisasagot sa inyo na hindi ito nagkakaroon ng kakayanan na lumaban sa bacterial leaf blight, huwag po ninyong kukuhanin yun kasi kayo po yung magsisisi sa huli. Okay, yung mga ahente naman po ng mga hybrid seed companies, mga tapat naman po yan kaya hindi niya pipilitin kapag hindi niya naisagot po yung katanungan ninyo. Okay po? Okay. So, okay. Si Neil De Torres Buela. Bakit di ko makita yung Yara Check It sa Play Store? Hindi ako masyadong kon eh. Sige po, i-message na lang po at titingnan namin. Meron kami ditong IT expert. Tutulungan po niya na masolusyonan yung inyong problema. Okay, ito si John De Leon. Si Mr. John De Leon. Sir, sa wet season, how many bags po ng fertilizer apply namin? Ayan. So, magandang tanong po ito. Salamat po kay Sir John. So, pagdating po ng wet season, ano sir? So, meron po tayong tinatawag po na minimum at meron po tayong tinatawag na maximum pagdating po sa recommendation. Okay. So, pagdating po sa guide po natin. Ano po? Pwede po kayong magbase doon po sa pinaka mababang recommendation pagdating po ng pag-ulan. Pero dito po kalimitan sa amin sa Lindoro dahil medyo mataas pa pagdating po ng ganitong mga panahon na June hanggang mga part po ng August o kalagahatian po ng August, maulan na po talaga yan. Ang nare-recommend ko po dito sa amin is 7 to 8 bags lang po hanggang matapos na po yan pagdating ng tag-ulan. Mm-hmm. Pero pagdating po ng tag-araw, dyan na po ako nag-re-recommend po ng medyo marami-rami ng konti. Naglalaro na po kami ng 9 hanggang 10 bags per hectare. Hybrid or inbred, ganun po yung aming pinagagamit pagdating po dito sa area namin sa Mindoro. Ayun. Yun, sir. Ayun. Okay, okay, Amar. Tama. Maganda yung sinabi mong yun. Ganito rin po, daragdagan ko pa rin yung sinabi ni kasamang Amar. Kasi iba po ang performance ng ating palay kapag tag-ulan. Kumbaga, tumatabal po yan kasi kung ang gagamitin mo ay yung dami ng abono na ginagamit mo, sobrang dami kapag tag-araw, gagamitin mo ng tag-ulan, tatabal po yun. Kasi iba po yung growth. Kaya nga tingnan nyo, yung spacing ng tag-init, hindi po kapareho ng spacing ng tag-ulan. Ang tag-ulan natin, kailangan 20 by 20, malayo. Kasi pag nilapitan mo yan, mamumroblema ka ng malaki kasi mas maraming vegetative growth kapag katag-ulan eh. Pag maraming vegetative growth, mas malapit, mas maganda po yan or pabor na pabor yan sa pagdami po ng peste. Kaya inilalayo po natin. Doon naman sa tag-araw, kahit lapitan natin, yung paglaki naman po ng palay, hindi kagaya ng paglaki ng wet season. Kaya nga po, umuubra na 15 by 20, hindi po 20 by 20. Okay po, sana po nakakita ninyo ho, yung distansya ninyong gagamitin po ng tag-init, huwag ninyong gagamitin ng distansya ng tag-araw, tag-ulan. Yung dami ng abono po ninyo ng tag-araw, huwag niyo pong gagamitin ng dami ng abono ninyo sa tag-ulan. Okay po? Okay. Okay. Ano, ito si Mr. William Balabag. Ano po ang specific content ng Yaramila Aktibo? Ayan. Ayan. So ang laman po ng ating Yaramila Aktibo, yan po ang NPK niya is 21% po ng nitrogen, 6% po ng phosphorus, at 12% po ng potassium. Pero hindi lang po NPK ang laman niya, may laman pa po siyang magnesium, sulfur, at saka po boron na kinakailangan pa rin. Okay. Ngayon, medyo mababa lang po yung ating phosphorus content. Pero ang kagandahan po dito, ito po ay tatlong klase.
So, dicalcium phosphate po, orthophosphate, at yung ating polyphosphate. So, tuloy-tuloy po yung nagiging supply po ng phosphorus pagdating po sa ating palay. Kaya po ang ugat, dire-diretso po ang paglaki dahil dire-diretso po yung nakukuha niya supply ng phosphorus. Yun po ang kagandahan. So, ganun din po sa Yara Mila Grower. Ang content po ng ating Yara Mila Grower, NPK po natin is 13, 11, 21, plus boron po, plus magnesium. Yan ang kagandahan po ng ating mga Yara Mila. Balansyado po yung NPK niya, plus may mga microelements po kayong nakukuha sa paggamit po ng ating Yara Mila. Mga Yara Mila. Oh. At mga nitrate fertilizers po ito. Okay. Itong pagkain. Okay, Mart. Salamat. Ito, meron ka sa katanungan si Alan Delphine. After po mag-apply ng abono sa basang lupa, pwede na po ba akong magpatubig sa susunod na araw? Ganun kalalim po yung tubig? Yan. So, magandang tanong din po yan. So, kung mag-apply po kayo ng basalang ang lupa ng inyong palayan o basang basalang, so, after 2 days po, yung ideal po na pwede na tayong magpatubig. Ano po? So kahit po isagad niyo na po ang lalim ng inyong tubig, wala naman pong problema yan. Basta po sarado na rin po yung mga pilapil kapag kayo po ay magpapatubig na magpapapasok na ng tubig sa inyong palayan. Ngayon, sabi ko nga po kanina, kung kayo po halimbawa pati ay napansin po ninyo na uulan lagi o lagi po umuulan sa parting kahapon, so much better po magsabog kayo ng umaga at tiyakin niyo po na igana yung inyong palayan. Then after niyo pong magsabog, isara niyo na po yung pilapil para umulan man po sa hapon ay hindi po basta madadala yung abono na isinabog po natin dahil po ito na at nakababa na po doon sa parte kung nasan po yung ugat. Nasa parte yung ugat ng ating halaman at sinakain na po yan automatic. Ano po? Yeah. So yan sir. Okay, Aymar, meron din ako idadagdag dyan. Isa sa pinakamagandang diskarte sa paggamit ng abono o paglalagay ng abono sa ating palayan, dapat mabilis mong dalhin yung abono mong inilagay doon sa ugat. So, paano yun? Tama yung sinasabi mo, basa-basa lang o sanap-sanap lang yung tubig sa lupa mo. Kasi kapag sumayad ang abono doon, antimano matutunaw, antimano bababa yun doon sa kinalalagyan ng ugat. Pag pumunta na yun sa kinalalagyan ng ugat, hindi ka na mangangamba na mawawala ito o hindi makakain ng halaman natin. Basta tandaan po ninyo pa, ang importante doon, makalapit agad siya sa ugat para nandoon na po yung potential na kainin siya ora mismo ng halaman. Salamat po, Aymar. Yes, sir. Thank you. Okay, si Dante Reyes naman, Mr. Dante Reyes, ito yung tanong. Ilan ba ang pwedeng ilagay na Yara Mila sa isang ektarya? Yan. So, parang ano po ito, parang in connection na rin dun sa nagtanong po kanina na kapag wet season or dry season. So, sa atin po, ano po, sa Yara, so may ang nare-recommend po namin, so kapag po pag-ulan o pag-araw, so pwede po kayong gumamit. Depende, sabi nga po ni Sir Marcelo kanina, ano po, depende pa rin dun sa nagiging distansya ng inyong tanim. At kung masyadong mataas po yung ulan, at maraming ulan, sa panahon po na kayo magtatanim sa tag-ulan, pwede po kayong maglaro. Sabi ko nga po kanina, kapag po dito sa Mindoro kasi pinapagamit lang namin, 7 to 8 bags lang. Kapag po tag-ulan, pero kapag tag-araw, so nagpapadagdag na po kami, nagpapagamit na po kami ng 9 to 10 bags sa isang hektarya. So pag sa Yara Mila naman po, dahil yung tanong ninyo na Yara Mila sa isang hektarya, so ang pinagagamit po namin na Yara Mila, so sa maximum na po tayo magbasa, ano po. So pwede po kayong gumamit ng 6 hanggang 7 na sako ng Yara Mila hanggang sa matapos po ang inyong, hanggang sa matapos o hanggang sa anihin ang inyong palay. Pero in combination po, halimbawa, dahil per hektar na po ang ating pinag-uusapan, so with combination po ng tatlong abono natin, so Yara Mila Activo or Yara Mila Grower, plus Yara Vera Urea with Zinc, at saka po yung ating Yara Libanitrobor. So pwede po kayong gumamit ng hanggang 10 sacks pagdating po sa ating palayan. Sana po. So sir, baka may additional po kayong... Ito, mayroon katanungan si Mr. Nestor Mengita. Karamihan na po sa amin ngayon, sabog tanim na tuyo. Okay, papaano po ang magandang paraan ng pag-abono? Pwede po bang mag-abono kahit tuyo ang lupa?
Ah, medyo maganda ito. Ah, kasi ito na yung trend ngayon eh. Karamihan, hindi pa dumarating yung ulan, dry seeding yung ginagawa. Dry direct seeding. Okay? Regarding dyan, sir, so, di ba sabog? Ang tanong po ay sabog. Ah, sabog tuyo. Yes, sir. Sabog tuyo. So, kung tuyong-tuyo po yung lupa ng inyong palayan, eh, hindi po ako magre-recommend doon na magsabog po kayo ng abono. Kasi, masasayang din lang naman po yung abono ninyo doon kung tuyong-tuyo po yung inyong palayan. So, kung dahil sabog-tuyo po yung diskarte natin, so, dahil pag nagsabog po kayo, maghihintay din po kayo ng ulan para po mapasibol din yung inyong tanim na palay. Pero sabi ko nga po sa inyo kanina, once po umulan at nabasa yung inyong lupa ng inyong palayan, eh pwede po kayong magsabog ng abono dahil unang-una po yung ating Yaramila Activo o yung ating Yaramila Grower is mabilis pong matunaw na abono. So pag yan po nakaramdam ng moisture o ng tubig, matutunaw po agad yan. Yan po ang kagandahan dun sa abono natin. Pero kung tuyong-tuyo po yung inyong palayan, ay hindi po i-recommend na magsabog kayo ng abono kahit po sa Yara. Okay. Maraming salamat. At maraming nalinawan doon sa iyong rekomendasyon na yon. Okay, sa puntong ito, medyo wala nang dumarating na katanungan. Paalala na lang ulit po, kung halimbawa pagkatapos po nitong ating usapang ito, meron kayong naisip na gusto pa pong itanong sa atin, pa-call lang po, bumisita lang po kayo doon sa Yara FB page. Okay, para sa mga katanungan po patungkol sa presyo, availability ng produkto, mangyari po lamang na mag-message sa aming Facebook page, Yara Philippines. Okay, doon nga din po, ulitin ko po, doon sa hindi umabot sa live session, maaari pong magpadala ng tanong sa Yara Facebook page. Okay, maraming salamat po. Mangyari lang po na i-like at i-follow yung aming Facebook page para mabigyan kayo ng gabay at sagot sa inyong mga tanong. Okay? So, Amard, bibigyan kita ng part ngayon na magpaalam sa ating mga tagapakinig. Amard? Ayan. So, maraming salamat po sa lahat po ng nakinig at nag-participate po dito sa ating FB Live session. So, dun po sa may mga katanungan, ano po? So, pwede naman po kayo, sabi nga po na sa Marcelo, pwede po kayong paabot po ng inyong concern dun sa ating FB Live at kami po ang sasagot agad automatic dun sa inyong mga concerns at mga tanong. So muli po, maraming salamat po at ingat po tayo sa COVID-19. Okay. Stay safe po at stay healthy. Yeah. Okay, salamat ng marami, Amard. Maraming salamat po. Salamat sir. Thank you very much. Okay, Marcelo Espiritu po ulit, Senior Agronomist ng Yara Fertilizer Philippines. Magandang hapon po at maraming salamat po sa inyo. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower, lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Grower, Yaramila Grower, Yaramila Lala, Yaramila Lala, Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Aktibong nagpapabulas, aktibong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Aktibo, Yaramila Aktibo. Lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Aktibo, Yaramila Aktibo, Yaramila Lala, Yaramila.
Mila Aktibo, angatang ani at kita. Abonong nagpapabula. Sa bawat magsasaka, karamay nyo kami. Sa pagtatanim, sa matinding init, sa pag-aani, sa pangangalaga, sa patuloy na pag-aksyon sa kabila ng mga hamon. Isang malaking pasasalamat sa mga bayani ng ating bayan. Karamay nyo kami upang siguraduhin na hindi kayo mapapabayaan. Hindi kayo nag-iisa, anuman ang ating pagdaanan. Yara Fertilizers, Philippines.